kabila ng kinakaharap nating mga pagsubok, huwag po tayong masisiraan ng loob. Tuloy ang pagsisikap natin. Huwag kang lilingon sa anumang ikapanghihina ng loob mo. Kapag tayo nagkaisa, kaya natin ang anumang pagsubok. Enero 23, 2021. Ating balikan na nakaraan. Enero 23, 1899. Ang pagsilang ng unang Republikang Pilipino. Ang araw na ito ay hindi isang gunita lamang na nakalipas. Ito ay nakakintal sa ating puso at diwa bilang mga Bulakenyo. Ito ay bahagi ng ating kasalukuyang pag-iral bilang isang malayang sambayanan. Ang diwa ng Republika ay taglay natin sa gitna ng pakikibaka sa bawat yugto ng kasaysayan. Isang 122 taon na nakalilipas. Sa inaugurasyon ng Republika Pilipina noong taong 1899, nagdiriwang ang buong lungsod ng Malolos at lalawigan ng Bulacan at nasaksihan ng buong mundo ang pagtatatag ng unang pamahalaan ng Pilipinas. Kasabay rin ito ang pagiging Pangulo ni Emilio Aguinaldo, ang itinuturing na unang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Ang republikang ito ay bunga ng rebolusyon mula sa pagkakabuo ng katipunan hanggang sa paglikha ng unang konstitusyon at pagsilang ng unang malayang republika ng Asia. Kasabay po nito ang paghahayag ng saligang batas ng Malolos na naganap dito mismo sa makasaysayang simbahan ng Baraswain. Dito nag-ugat ang unang pamahalaan. At sa ating dakilang lupain ay tatlong republika ang isinilang. Ang Republika ng Real de Cacarong de Sili sa Pandi noong 1896. Ang Republika ng Biak na Bato noong 1897. At sa pinakalundo ng kasaysayang pambansa ay isinilang ang Republikang Pilipino ng 1899. Dito mismo, sa lugar na ito. Bakit nga pa paulit-ulit na ipinaglalaban at ipinaglaban ng ating mga ninuno ang karapatang maging isang republika habang ang ibang bansa sa Asia sa panahon yon ay patuloy na nagpasakop sa mga dayuhan? Ang mga Pilipino ay tumindig sa kanilang karapatan sa sariling pamamahala. Mulit-muli, walang humpay hanggang sa makamit ang kasarinlan. Ipinaglaban ng ating mga ninuno ang paniniwala na kaya nating pamahalaan ang ating sariling bansa. Ito po ang kahulugan ng maging isang republika. Sa wikang Latin, ito ay res publica, ang pamumuno ng tao. Ang paghahalal ng mga lider ng bayan ay nakasalig sa bisa ng kapangyariang hiram. Hiram lamang mula sa ating mga mamamayan. Pumasok po tayo ngayon sa loob ng pook pangkasaysayan. At nakita natin ang ginamit na karuahe ng ating unang Pangulo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si General Emilio Aguinaldo. Mamaya po ay papasukin naman natin ang loob ng simbahan ng Baraswain, ang nagsilbing session hall ng Malolos Congress, kung saan dito nagtipon-tipon upang bumuo ng saligang batas. Ang simbahang iyon ang naging saksi sa pagbalangkas ng unang republika.
narito po tayo ngayon sa loob ng pook pangkasaysayang simbahan ng Baraswain, na kung saan dito nga po naganap ang kauna-unahang pagbalangkas ng Kongreso ng Malolos. Republika ang tawag sa pamamahala ng mga tao sa pamamagitan ng sagradong pagboto ng mga pinunong magtataguyod sa adikaya ng lahat. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng tao, pagtatanggol sa kanilang mga karapatan, pagdinig sa kanilang karaingan, at pagtiyak ng kanilang kinabukasan. Ito ang tunay na kahulugan ng ating pagdiriwang, pagkakaisa at pasasalamat sa Panginoon para sa dakilang araw na ito. Sa ating mga bulaklak, ito ay hamon na maging karapat-dapat sa ipinaglaban ng ating mga ninuno. Ikaw ay Bulakenyo. Tayo ay Bulakenyo. Kapwa mga Pilipino. Likas sa atin ang pananampalataya at takot sa Diyos. Pagmamahal sa bayan, pagdamay sa kapwa, at pagsisikap upang makamit ang mabuting pangarap para sa sarili, sa pamilya, at sa pamayanan, at sa ating mga namumuno sa bayan. Ang diwa ng Republika ay paalala sa isang mabigat na tungkulin na maging tunay na tagapagtanggol ng karapatan ng mga mamamayan at tagapagtaguyod ng kapakanan ng lahat ng higit sa ating sarili. Hindi po ang kritiko ang siyang magtatakda ng ating magiging kinabukasan. Hindi ang iilang tao na nangungutya kung paanong ang kanyang kapwa ay nadapa. Ang karangalan ay pagmamay-ari po ng taong nakikibaka sa gitna ng karalitaan. Sila na sa kabila ng mga hadlang ay nagsusumikap ng buong tapang. Sila na nagpapagala sa sarili para sa isang karapat-dapat na hangarin. Sila ang mga haligi na nagpapatatag sa republikang ito sa kabila ng patuloy na pagtitiis at pansamantalang pagkakalayo-layo. Ang ating pag-asa ay nakalagak pa rin sa walang hanggang kabutihan at pagliligtas ng ating dakilang Diyos. At sa makasaysayang araw na ito, dalangin ko na tayo po ay magpanibagong lakas at umasa ng may pananampalataya. Magbabalik ang ating masasayang araw, magkakasama-sama tayong muli, at pati na ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay nang walang anumang hadlang. Magkikita-kita tayong muli sa bagong normal na daloy ng buhay. Maligayang araw ng Republikang Pilipino, mabuhay ang dakilang lungsod ng Malolos, duyan ng unang malayang republika ng Asya. Mabuhay ang dakilang lalawigan ng Bulacan, mabuhay ang minamahal nating bansang Pilipinas. Pagpalain po tayo ng Poong Mikapal.